Sir, good afternoon. Salamat sa iyong pagpapaunla. Base dun sa report ng Department of Agriculture, malaki ng pagkalugi. Billions of pesos ang pagkalugi dahil sa mababa yung taripa, dumadami yung mga importer, sa dami naman na import ng mga baboy. Ano po ang reaction nyo dito? Eh, una, dahil binaba nila ang tarif, yung minimum access volume from 30% to 10%, yung in excess ng minimum access volume na importation ng karne ng baboy ay from 40% naging 20%. So madali tsabi, napalaki na yung binaba ng taripa. At tumaas ang minimum access volume ng importing karne from 54,000 to 254. So ang naging epekto niyan, nawala ng kita ang ating pamahalaan o ang kosto na makukulikta revenue sa taripa. At yan ay aabot ng mga 10 billion pesos. Kaya malaki na walang revenue sa gobyerno. At naapektuhan naman ang magsasaka dahil bumaha ng mapakaraming imported na karne. Dahil napaparating nila ng mura, dahil mababa ang taripa. So madali tsabi, ang aming tingin dyan, ang nakinabang lang, yung mga magsasaka sa ibang bansa, yung importers at traders. Ang naapektuhan yan ay ang manggagawang Pilipino, ang mga magsasaka. Dahil simula nang mangyari yan, yung aming farm gate price bumaba from 230 pesos per kilo, ngayon ay 150 pesos na lang per kilo. Bumaba ng 80 pesos per kilo ang farm gate price. Pero kung mapapansin mo, mataas pa rin ang bentahan sa palengke. Umaabot pa rin ng 310 to 350 pesos per kilo. Yung laman at saka yung yempo. So, hindi nagre-reflect ng tama. Ngayon, hindi pinakikinabangan ng mga consumer yung kalugihan o yung pagbaba ng aming bentahan sa farm. Dapat ang tamang presyo, kung ano ang farm gate price, dadagdagan mo lang ng 110 pesos. Yun ang presyo sa palengke. Ang farm gate price ay 150, more or less ang average, plus 110, dapat ang presyo sa palengke ay 260 ang laman, at ang liempo ay 280. Yan ang tamang presyo sa palengke. So, madali tsabi, yung 110 pesos na yan, nung dating nag-meeting ang hog raisers, retailers, taga DA, ay nagkasundo na ang idadagdag lang sa farm gate price ay 110 pesos. So, ngayon, bakit hindi ginagawa ng DA o ng DTI na lagyan ng suggested retail price para alam ng mga mamamayan Pilipino na mamimili na ito ang tamang presyo. At matingnan kung sino yung sobra ang ipinapatong. Ang dapat na patong dyan, 55 pesos ang patong ng traders, 55 pesos din ang patong ng retainers. Yun ang napagkasunduan ng presyo. Ngayon, merong kinakalang mawala yung nagsasamantala. At yan ay mapipigil lamang kung magtatrabaho ng kanilang trabaho ang DTI at saka ang Department of Agriculture. Ngayon, mapapansin mo, ang policy kasi ng gobyerno ngayon, kung meron sila doon sa economic team na build, eh dito sa sektor ng sa produktong agrikultura, yung ating mga economic managers at saka yung ating sekretary ng Department of Agriculture, meron namang import. At ang epekto niyan ay nakakaranas ng mga pagkalugi ang ating mga magsasaka. Hindi lang ang magbababoy. Even ang magbamanok yung broiler. Even ang ating magpapalay. Sa kasalukuyan ng palay, ang bentahan ay 10 to 14 pesos per kilo sa farm gate. Ang ating mga magpapalay, ang cost of production, umaabot ng 15 to 18 pesos. 15 yung hindi siya masyadong tuyo, yung tuyong-tuyo ay nasa 18. Eh,
lumalabas na nalulugi. Bakit? Dahil doon sa importation, dahil doon sa pagbaba ng tarif ng bigas na nakaka-apekto sa ating magsasaka ng palay. So dapat, pag ganito mag-aanihan, itinitigil muna ang importation. Hmm. Para naman, habang nag-aani, ay kumita naman yung ating mga magsasaka. Hindi tayo magkakaroon ng sapat na pagkain kung ang ating mga magsasaka ay nalulugi at naghihirap. Ang susi para tayo magkaroon ng sapat na pagkain na di kalidad at mura, kailangan natin ng isang maunlad na magsasaka kung gusto natin na tayo magkaroon ng sapat na pagkain. Yung tunay na food security na galing sa ating mga magsasaka. Hindi food security na ini-import na lalong naghihirap ang ating mga magsasaka at manggagawa. Kaya, hindi na tayo magkaroon ng sapat na pagkain at nagkakaroon ng mga karanasan ng ating mamamayan ng pagkagutom. So, yan ang dapat nating tutukan sa ngayon.